Pumirma nga ng 3 years contract itong si Jason Castro sa kanyang kupunan na Talk and Text, at mai-expire nga ito sa taon na 2025. Si Jason Castro nga ngayon ay may edad ng 39 at malamang sa malamang ay sa Talk and Text na ito magretiro. Dahil sa sunod-sunod na gulo na kinasasangkutan ni Bo Belga, gaya na lamang sa alitan nila ng import ng San Miguel na si Diamond Stone na nagbunga ng pagka-inject niya sa laro at pagmumulta ng 20,000 pesos. Hindi na nga masaya ang PBA sa inaasal ni Bo Belga na makakasira sa imahe ng PBA na alam naman nating professionally. Kaya walang lugar sa mga maruming maglaro at sa mga sigang player. Dahil nga dyan, nagbabala si Commissioner Willie Marcial kay Bo Belga ng automatic suspension kapag inulit pa ni Bo Belga ang maruming laro. Ang mas mabigat pa nga ay baka ma-lifetime ban daw umano si Bo Belga. Ano ang masasabi nyo sa naging aksyon kay Bo Belga? Maaari kayong mag-comment sa baba. Dapat naman bantayan ng Barangay Ginebra ang performance si Tyler Tio na maganda ang ipinapakita sa Phoenix Fuel Master. Nag-a-average si Tyler Tio ng 16.50 points per game, 1.50 rebounds per game at 4.50 assists per game. Kaya naman magiging susi ito ng Phoenix Fuel Master para sumabay sa Barangay Ginebra. Dapat din bantayan si Enchong Serrano na maganda ang ipinapakitang laro. Maaari daw umano itong ipangtapat kay Scottie Thompson dahil halos pareho sila ng playing style. Nung nakaharap nga ng Phoenix ang NLEX, isa si Enchong Serrano sa bumuhat para matalo ang NLEX. Umiskor nga siya ng 17 points, 3 assists, 7 out of 10 sa field goals. At isa rin sa dapat bantayan ng Barangay Ginebra ang former star player ng Alaska Aces na si RJ Azul. Malaking tulong nga ang kanyang pagiging veterano para sa Phoenix Fuel Master. Nag-a-average nga ito ng 9.75 points per game, 3.00 rebounds per game at 3.50 assists per game. At maganda rin ang ipinakita niya kontra sa NLEX. Umiscore nga ito ng 17 points, 6 out of 10 sa field goals at 4 out of 8 sa 3 points. Ang malaking advantage naman ng Barangay Ginebra, mayroon silang star duo na Jeremiah Gray at Jamie Malonzo, at ang pagkakaroon nila ng all-star lineup sa pangunguna ng kanilang super import na si Justin Brawley. Nakapag-adjust na nga ang Barangay Ginebra, hindi nga gaya nung una nilang laro sa Rain or Shine na para bang nangangapa pa sila at hindi nga nila kabisado ang isa't isa. Ngunit ngayon nga ay ibang-iba na nga ang kanilang ipinakita, lalo na nung nakaharap nila ang Bay Area Dragons. Masasabi nga nating talaga namang na-master na nila ang triangle system ni Coach Tim Cohn, lalo na ang mga bagong pasok na si Jeremiah Gray at si Jamie Malonzo. Kaya naman asahan natin, hindi nga sila papayag na basta-basta na lang matalo ng Phoenix Fuel Master, lalo na't pinanghahawakan nila ang kanilang record na 2-1 at susubukan nga daw nilang makuha ang kanilang ikatlong panalo. Ito naman ang projected lineup ng Barangay Ginebra na gagamitin para sa Phoenix Fuel Master. Kakayanin ba ng Barangay Ginebra na matalo ang Phoenix Fuel Master? At kakayanin pa kaya nilang makapag-champion sa Commissioner's Cup? Maaari kayong mag-comment sa baba. Samantalang si Lester Prosper ay mahal na ang Pilipinas at inaaral na ang salitang Tagalog, meron na nga siyang moniker name na Tagalog Papi. At pakinggan natin ang pagtatagalog ni Lester Prosper. Second message, guys. Pagpalanka na Diyos, okay? God bless you. But don't be a bobo. Don't be an idiot. Don't be a gago, okay? Peace and love.